13 taon mula magsilbi bilang Defense Secretary, nagbabalik bilang pinuno ng Department of National Defense si Gilbert Gibo Teodoro. Bago maging kinatawan ng Tarlac sa House of Representatives noong 1998, unang nagsilbi si Teodoro bilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan noong 1980. Nagtapos siya ng abogasya sa University of the Philippines at nasungkit ang first place sa bar examinations noong 1989. Pumasa rin siya sa New York State Bar Examination matapos niyang makumpleto ang kanyang Master's of Law degree mula sa Harvard University. Noong 2007, itinalaga siya bilang kalihim ng DND sa edad na 43, pinakabata sa kasaysayan ng ahensya. Tumakbo si Teodoro sa pagkapangulo noong 2010, ngunit natalo sa kapwa Tarlakenyong si Noynoy Aquino. Balik kampanya si Teodoro noong 2022, pero bigong makapasok sa Senado. Pinuri ng mga pinuno ng lehislatibo ang pagkakatalaga kay Teodoro. Ipinunto rin ni Romualdez na ang ama ni Teodoro ay nagsilbi bilang Social Security System Administrator sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ama ng kasalukuyang presidente. Nanawagan naman ang Makabayan Block kay Teodoro na huwag konsentihin ang red tagging. Pressing problem natin ngayon ay yung external threat. Kaya mag-focus siya dapat doon sa mga escalating na mga threat na nangyayari ngayon sa China, no? Ay nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. At saka pangalawa, sana no magkaroon din siya ng recommendation on the peace talks between the GRP and the NDFP. Paalala naman ni House Committee on National Defense and Security Chairman Congressman Raul Boboy Tupas, dapat ring pagtuunan ng pansin ang reforma sa pensyon ng militar at iba pang uniformed personnel. Nauna na kasing sinabi ni Pangulong Marcos na maaaring maubos ang pondo ng naturang pensyon sa loob ng 5 hanggang 6 na taon kung hindi ito magiging self-sustaining. Ayon sa foreign policy expert na si Renato De Castro, mapapakinabangan ni Teodoro ang kanyang pagiging abogado sa pagharap sa mga issue sa DND. Maganda din anya ang naging pagharap ng Pilipinas sa China noong Administrasyong Arroyo. Ngayon, of course, nagbago na yung situation. Ang paso ngayon ni President Ferdinand Bongbong Marcos, sinabi niya ito in several occasions, dapat na mag-shift ang Armed Forces of the Philippines away from internal security to territorial defense. Nangangamba naman ang human rights group na karapatan dahil may mga naging kaso ng human rights violations noong huling pinamunuan ni Teodoro ang DND. Panawagan namin sa kanya, itigil yung mga human rights violations at saka yung mga international humanitarian law violations. Samantala, sinabi ni DND Officer in Charge at Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr. na ikinagagalak ng DND ang pagkakatalaga kay Teodoro. Nagpasalamat din si Galvez sa Pangulo at sinigurong patuloy niyang susuportahan ang mga programa para sa pagdedepensa ng bansa. Nagpahayag din ng Armed Forces of the Philippines ng suporta para sa bagong Defense Secretary. At sinabing naniniwala sila sa kakayanan, kasanayan at galing ni Teodoro na pamunuan at pangasiwaan ang mga polisiya ng pagtatanggol sa bansa. Katrina Domingo, ABS-CBN News.